So, ayun, ngayon, ang gagawin naman natin itong Honda Click ko, 150i. So, ito naman yung lilinisin natin ng magneto. Let's go! So, ayun, no? Start tayo. No? Tanggalin muna natin itong radiator niya. Yung naka-screw yan na apat eh. So tanggalin natin tapos para mabaklas din natin yung magneto niya. Sigurado ako medyo makalawang na to. Mas gamit ko kasi itong Honda Click kapag maulan. Yung Aerox hindi ko masyado nagagamit eh. So ayan, mukhang makalawang na, nasisilip ko na yung magneto eh. Mukhang kailangan talaga na siyang pinturahan. Sana okay pa naman yung stator niya. Ayan, nakikita niya sobrang nagsisimula na siyang mga lawak ng mga lawak. Katulad din na sabi ko kahapon, siguro sa mga scooter, ito yung disadvantage talaga siguro ng mga scooter. Medyo kalawangin yung magneto nila dahil nga parang exposed siya eh. Pagka umuulan, matatalsikan talaga siya ng tubig. So gamit tayo ng puller para matanggal natin to. Parehas ng size na ginamit ko kahapon sa Aerox, parehas, magkasing laki lang sila. So pag natanggal yan, pwede na natin linisin, tapos tanggalin yung kalawang, pinturahan na natin. Tanggal na natin yung magneto niya. Medyo mahigpit. Yung stator, sa tingin ko, mukhang okay pa naman. Pero, lilinisin ko na lang rin siya. So, wala pa siya masyadong kalawang. Pero, lilinisin ko yan. Babaklasin ko rin siguro. Punas-punasan ko din. Para, at least, damay na siya sa linis. Yun, no? Medyo maganda pa, makintab pa, konting linis na lang siguro itong stator nito, pero itong ano niya, tanggalin na natin yung kalawang niya. Ito rin yung ginamit kong liha kahapon sa pinanglinis ko sa magneto ng Aerox. Parehas lang, mas maganda rin na medyo parang maliha siya para pag spray mo ng pintura, kapit na kapit yung pintura talaga, hindi siya madulas. Katulad na sabi ko kahapon, medyo kung kompleto ka sa gamit, madali mo lang magagawa ito eh. Siguro less than 2 hours, 1 and a half, tapos mo na ito. Napatuyo mo na yung pintura, nakikabit mo na, naibalik mo na. Tsaka mapapansin mo parang may pagbabago, mas lalakas yung kuryente ng motor mo. Siyempre, wala nang kalawang, purong metal na yung magneto niya. At siyempre, bagong linis. So ayan, tanggal na natin yung kalawang. Punasan natin, siguraduhin natin wala na talagang literang kalawang bago natin pinturahan yung loob at labas. Kuskusin natin mabuti. Ako hindi ko na siya, katulad nung kahapon, hindi ko na siya binabasa ng kahit ano. Ayoko siyang basahin, punas lang talaga. Ayoko siyang alagyan ng gas o gasolina o ano paman. Gusto ko tuyo siya, punas lang talaga. So ayan, pagtuyo na, spray. Ako dalawang coat ang ginagawa ko. Antay ako ng mga 10 to 15 minutes dyan, tapos bubugahan ko ulit para mas solid yung kapit ng pintura. Tapos habang naantay ko matuyo, linilinis ko na yung mga dapat linisin, tulad nito yung pan ng radiator. Ilinis ko na siya. Alam ko nakakabili ng mas magandang pan eh, mas malaki ng konti dito eh. Hindi ko lang alam kung magkano ang presyo. So ayan, balik tayo. Napatuyo ko na yung magneto, ang ganda ng itsura. Para siyang bagong-bago at alam mong hindi na siya tatapuan ng kalawang dahil pinturado na talaga siya. Dudumi siya pero tingin ko hindi na siya kakalawangin talaga. So ayan, kasalpak na natin. Ayan,
Pero alam mo, sa totoo lang, nung una medyo nag-aalangan akong buksan to eh, kasi hindi din ako sanay sa mga scooter na ganito. Galing kasi ako sa underbone eh, na mga motor. So, mas okay akong magkalikot nung ganun kaysa dito. Pero pag once na nabuksan mo na, halos pare-parehas na lang naman sila ng diskarte. Yun nga lang yung sa mga underbone tulad ng gamit ko dati, XRN, na ang magneto niya nasa loob eh. Hindi talaga nababasa ng tubig. Kaya kahit gaano katagal pa siya, silyado siya, hindi siya mababasa ng tubig. So ito, kabit na natin yung pan. So patapos na rin tayo halos. Siguro mga isang oras mahigit lang din tinira to. Kasama na linis. Tapos mamaya masubukan. Siguraduhin nyo lang na balik lahat ng tornilyo, mahigpit. Yung sa magneto niya, siguraduhin yung mahigpit yung lock niya, yung lock nut niya. Yan, kabit na natin tong radiator niya, tapos yung cover, tapos check natin kung mag-i-start siya. So ayun, kabit na natin tong radiator cover, tapos pagkatapos nito, on natin, tapos start natin. Hopefully wala namang naging problema sa pagkakabit ko, paglilinis ko. Sa aerox ko wala akong nakita problema, lalo pang panda yung takbo niya. So ayan, nag-on siya, start din siya. Okay, mission accomplished tayo. So salamat sa panonood guys.